Hindi lahat ng nagmamahal ay nagsasakripisyo, subalit naniniwala ako na lahat ng nagsasakripisyo ay nagmamahal. Magandang araw, Acronym Lady po. Samahan niyo sana akong mag-almusal, mag-alay, mag-uni at mag-dasal. Sa araw na ito, pagnilayan po natin ang pagbasa ayon sa Ebanghelyo sa panulat ni San Marcos, Kabanata 10, Talata 17 hanggang 30. Ayon sa pagbasa, may isang lalaking lumapit at nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?" At sinagot siya ni Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Alam mo ba na ang Diyos lang ang mabuti?" At dahil doon, sinabi niya, "Kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, kailangan mong sundin ang utos ng Diyos." At inisa-isa ito sa kanya. At subalit, nabatid ng lalaki na ginagawa na niya ito, kung kaya winika niya, "Ginagawa ko na po ang lahat ng iyan mula sa aking pagkabata." Sapagkat ang lalaking yun ay matuwid. At dahil doon, minahal siya ni Jesus. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Kailangan mong ipagbili lahat ng iyong ari-arian at bumalik ka dito at sumunod ka sa akin." At dahil doon nalungkot ang lalaki sapagkat napakayaman niya, napakarami niyang ari-arian. Mga kapatid, masama ba na magkaroon ng maraming ari-arian at kayamanan? Palagay ko ay hindi naman masama, lalo na kung ang mga ito ay iyong nakamit dahil sa iyong pagtsatsaga, paghihirap, at wala kang mga taong inaagrabyado o tinatapakan. Subalit alam ni Jesus na ang pagkakaroon ng maraming kayamanan dito sa lupa ay maaring maging hadlang upang sumunod at tumumpad sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Hindi po masama ang pera. Ang labis na pagmamahal at paghahangad sa pera ang nagpapasama sa tao. Nang binanggit niya sa isang lalaki na ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibahagi ang pinagbilhan sa mahihirap, nais ni Jesus na magkaroon siya ng tinatawag na sakripisyo. Sapagkat ang tunay na nagmamahal ay marunong magsakripisyo. Masakit ito, nasasaktan tayo, hindi madaling gawin. Subalit ito ang tanda ng totoo at wagas na pagmamahal. Hindi po sapat na tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay Kanyang binigay sa atin. Ito ay ang pagmamahal sa Diyos na higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa na kagaya ng pagmamahal sa sarili. Subalit sinabi ni Jesus na hindi pa ito sapat. Kinakailangan mong magkaroon ng sakripisyo. Ano ba yung mga bagay-bagay na hindi mahirap mong bitawan? Yan po ang sakripisyo. Ano ba yung mga bagay na maaari kang masaktan? Si Jesus ay pinakita sa atin ang halimbawa ng pagsasakripisyo, ang kanyang pagkamatay sa krus. Ang pagmamahal ay makikita natin na totoo kung ito ay may pagsunod. Subalit, mas higit nating matatanto na ito ay wagas kung may kaakibat na pagsasakripisyo. At iyan ang mga bagay-bagay na kailangan natin gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ay maaari nating sabihin for peace, pagmamahal, pagsunod, pagtalima, at pagsasakripisyo. Mga kapatid, ano ba ang kaya nating isakripisyo sa Panginoon? Magdasal na po tayo. O Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Sa pagbibigay mo ng iyong anak na si Jesucristo, pinakita mo na ang tunay na pagmamahal ay may kaakibat na sakripisyo. Nawa ay tumalima kami, sumunod sa mga utos ng Diyos, pagmahal ng higit
pas lahat para sa iyo at mahalin ang aming kapwa na kagaya sa aming sarili at higit sa lahat ay matuto kaming magsakripisyo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking pag-aalmusal, pag-aalay, pagmumuni at pagmamahal. Pagpalainawa tayo ng Diyos. Acronym Lady po, sana ay mag-almusal na tayo na hindi lamang sa ating katawan, bagkus ay para sa ating pang-espiritual na pangangailangan. Hanggang sa muli, maraming salamat.